Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay nasa programang Teka Teka at kami po ay makakasama nyo sa loob ng isang oras hanggang alas 5:30 po tayo ngayong araw ng Friday. Today is June 19. Ito po ang inyong lingkod, Mon Ilagan. At Senyor Ray Pacheco, hanggang alas 5:30 po kami ng hapon. Ngayong araw na ito ng Biyernes. Ngayon po ay Rizal Day. Yes. Ayan. Wala pong pasok sa Rizal, ano? Wala pong pasok? Na ngayon, no? Wala pong pasok sa Rizal. So wala pong pasok sa Rizal ngayon? Palagay ko, dapat wala pa diba? Ako. Usually naman, ganyan. Usually traditionally, ganun na. Sa province of Rizal, no? Walang pasok, no? Ayan. Today is the 159th birthday. Ayan. Tama, no? Ganun ang ganyan. Ligat Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Kaya daw, marami daw tayo. Ang dapat daw ituring ngayon ng mga bayani, yung ating mga frontliners naman sa panahong ito. Mm-mm. Ano bang naaalala mo pagka sa ano sa si kabayanihan ni Kabayani. Dr. Jose Rizal? Oh, siyempre, di ba pag sa kabayanihan, laging nasasangkot dyan yung itinaya mong buhay mo, alang-alang sa bayan, yan ang mga karamihan ng mga ginagawa ng iba. Yung sa bagay, hindi lang naman ganun, kundi iba-ibang aspeto din yung kabayanihan. Uh-oh. Ang frontliner din, sa bagay, tinataya din nila talaga ang buhay nila dahil isipin mo para makatulong ka sa mga mamamayan na na nagiging positibo sa crisis na ito, nasa gitna ka. Ha? Hindi ka umiilag. Wala ka magagawa dahil yun ang trabaho mo. Parang sila yung ganun na may tuturing natin mga bayani sa ngayon. At yung mga OFWs natin, di ba, tinuring natin mga buhay na bayani din yan. Mm-hmm. Sa ngayon, dahil nga sa COVID-19, ang tinuturing natin mga buhay na bayani, ito mga frontliners natin. Ayun. Okay. Na hindi pa nakakatanggap ng 100,000 pesos. Oo. At dahil dyan sa pagdiriwang na yan, kaninang umaga ay nagkaroon ng isang parang pag-aalay, no? Parang replaying ito at pinangunahan ito ni Manila Mayor Isko Moreno. Simpleng selebrasyon ng 159 na kaarawan ng pambansang bayani ng bansa Sigat Jose Rizal. Ayan. Kasama po ibang mga opisyales ng Manila City Hall, nag-alay po ng mga bulaklak at bantayog ni Rizal sa Luneta Park. Okay. At siyempre naman, bantay sarado. Alam mo, ngayong 19, ano, bukod dun sa 159 na kaarawan ng ating pambansang bayani ni Gato Jose Rizal, ngayon din, kung hindi ako nagkakamali, ay kapistahan din ng San Juan de Bautista. Ngayon ba yun? Oo, yung basaan. Pagkaganito. Yung araw ng Maynila yun Araw ng Maynila, di ba? Oo, parang basaan din yun kung hindi ako nagkakamali. Pero basaan? Alam mo, gusto ko rin balikan itong 115. Kung nabubuhay kaya si Gat Jose Rizal, no? Ngayong mga araw na ito. Mm-hmm. At nagkaroon ng problema natin sa krisis, sa COVID. Ano kaya ang kanyang mga thoughts, no? Observasyon kaya. Ano kaya ang kanyang thoughts? Ano kaya ang kanyang sasabihin? Mga nangyayari sa panahon natin, ano? Sa mga nangyayari, kumbaga, kung paano hinahawakan ng mga liderato natin ang pagsugpo dito sa COVID-19, yan. No? Kung paano tulungan ng ating mga kababayan. At sabi mo nga kanina, kung paano bigyan ng papuri at pagdangal itong mga frontliners natin, tulad ng mga overseas Filipino workers, ang ating mga frontliners, ang mga medical experts natin, ang mga doktor na nasawi because of COVID-19, gayon din ang mga nurses, lahat ng mga medical workers natin. Ano kaya ang nasa sa isip ng ating pambansang bayani? Kunyari, ikaw si Gato, si Arizal, ano kaya iniisip mo? Anong gusto mo sabihin with regard to this situation? Bakit marami ang nagtatago? Yun, puta, anak, meron magano na ano, di ba? Parang marami ang nagtatago. Marami ang nagtatago at marami ang itinatago. Marami ang tinago. Uy, huwag kang ganyan, may mga... Uy, alam mo ba? Imbestigahan niya ang DSWD. Oo, di ba? Sipin mo na, puro imbestigasyon Yes. Puro imbestigasyon Ano ba naman nangyayari sa atin? House, hindi raw nasunod yata yung mga pinag-aralan nila. Meron 200 billion peso na budget para dun sa DSWD, pamigay dun sa 18 million poor Filipino families at napag-usapan na napagkasunduhan. But it seems, according to the House, kay Congressman C. Alvarado, mukhang hindi nasunod yung pinag-usapan. Para siguro, lahat puro may problema, sila, no? Alamin yung investigasyon para kung magkakaroon ng problema, hindi na meron ng talagang procedures. Nagagawin. Oo, nagagawin tayo. Dahil ngayon, second trans na, di ba? Second trans na
mabibigyan kaya ulit ng matindi ng ayos yan yung mga kababayan natin. Alam mo senyor, isa pang maganda no bago yan yung kay Rizal pa rin. Kung nabubuhay kaya si Gat Jose Rizal ngayon senyor. Maganda sample ah? Ha. Sige. Oo, kung nabubuhay kaya siya, ano kaya ang sasabihin niya o maaring sabihin ni Gat Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal sa panukala ni dating senador Trillanes na nagawing Chairman ng IATF. Oo, nagawing ano, pinuno ng pinuno IATF. Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease. Ano kaya ang magiging thoughts ng ating pambansang bayani? Eh, kunyari ako. Pwede ba huwag nyo na munang haluan ng politika ang... ang ano, ang pagtutulong natin sa mga taong bayan. Bakit naman politika? Kunyari, ako naman yung kontra. Bakit naman magiging politika to? Eh, bakit? Isang abogado. Vice president. Di ba? At meron namang concern sa tao. Di ba? May pagmamahal sa tao. Bakit naman hindi pwedeng maging pinuno ng IATF si Vice President Lenny Robredo? Siyempre, baka itanong eh, ano bang ang kalidad niyan? Yan, sasabihin mo lang, dahil lawyer. Anong connection niyan dito sa IATF natin? Kailangan ba, dahil lawyer ka, pwede ka na sa IATF? Bakit? Yan. Ito naman ang tugon ko diyan. Bakit? Meron naman ding mga ibang, wala naman tayong personal na tinutukoy dito na pag-uusapan. Bakit? Meron din namang ibang pinuno, meron naman din ibang namumuno sa ating ahensya, nakulang din naman sa kalaman, wala experience, pero magagaling yung mga taong nakapaligid sa kanya. Pwede mo rin paandarin yun. Ayun, pwede rin. Pwede rin naman si IATF, si Vice President Robredo, kahit na wala experience. Pero kumuha na magagaling na, kunyari kagaya si Duque. Kagaya ni Senator Trillanes, kukunin niya. Patay tayo dyan. Si Secretary Duque, lalo mo na matay tayo dyan. Eh si Dr. Dilechon, lalo na. Si Senator Trillanes ang nagre-recommend na, di siya kukunin. Ano ka naman, oh. Yeah. Palagay mo kaya, sino kukunin pa? Hindi, maganda kasing ano, palaisipan at magandang tanungin yan. Yeah. Lalo na ngayon sa karawan, sabi mo nga, kapag talaga yung character talaga ng isang kabayanihan, talaga mag-aalay ka ng, magbubuwis ka ng iyong buhay sa pagmamahal mo sa bayan, sa kapwa Pilipino. Biro mo, nakikita nyo, nasa gitna ng COVID-19, nasa gitna ng krisis, nagtuturuan, nagsisisihan. Yun. Biro mo yan, yan ang nakikita niya ngayon. Dahil nagdedemandahan, merong pinaka-ombudsman, merong kinakasuhan, ayan. Puro ang pinakadulo, ha? Ang bottom line, alam ko ano ba ito, Line? Oo. Pera. Pera. Ang pera ba? Ang pera. Kaya yun mo nakikinig sa amin ngayon. Today is Friday. Babaguhin natin ng konti ang ating diskusyon. Maaari ho kayong makisama sa amin. You call us kung po pwede. O kaya mag-test kayo sa amin ang ating pong DWIC text line. Ito po, ilista ninyo. 0918-350-2378. Ang inyong mga opisyon, ang inyong mga... ang inyong mga opinion, opinion at ang inyong pwedeng sabihin sa ating pinag-uusapan ngayong hapon. O kaya po naman, maaari kayong mag-download ang DWIC sa app sa iOS at Android. Hanapin lang ang DWIC 882 at live din po tayo sa Facebook Live DWIC 882 page. Ayan. Okay. Sa ngayon ay sa nakikita natin habang tayo nasa gitna ngayon ng crisis, lahat na nakikita natin puro pababa. Walang pataas. Pero meron naman dyan. Napataas. What comes up? Ano susunod? Bababa. Must come down. Hindi nga. De, ibig mo sabihin. Spinning wheel. Kaya nga. De, ibig mo sabihin. Talagang lahat yan puro pababa kayo. Dahil dati mataas eh. Bumaba. Dahil kaya sa COVID-19. Kaya yung mga manggagaling sa itaas ngayon, di ba? Bababa. Usually yung ulan, galing sa itaas. Ayan. Bababa. Alamin natin ngayon ang lagay ng ating panahon. Ayan. Mainit, malamig, maulan, maaraw. Teka, ano ba ang weather ngayon? Huminga muna tayo ng konti at malaman natin ang tunay na pag-asa. Ito, ang pag-asa ng ating weather. Ayan, mula po sa pag-asa, kasama natin ang weather forecaster si Ana Clauren. Ana, buenas tardes. Yes, magandang hapon po sa ating lahat. Intertropical convergence zone pa rin po ang patuloy na nakaapekto sa may katimugang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya asahan pa rin natin dito sa Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Visayas at Zamboanga Peninsula ang maulap na kalangitan at may kalat-kalat po yan na may hina hanggang sa tamtama mga pag-ulan na may kasama po mga pagkidlat at pagkulog o yung tinatawag nga po nating thunderstorms. Sa nalalim bahagi ng po na ating bansa ay magiging maliwanag po yung ating panahon
na may chance lamang na ma-isolated na mapag-ulan pagsapit ng hapon at ng gabi. Wala po tayong binabantayan sa man ng panahon o low pressure area na posibleng maka-apekto sa ating bansa in the next 3 to 5 days at wala rin po tayong natas na gale warning kaya malaya makapalaot yung ating mga kababayan mangsa at yung gumagamit ng maliit na sasakyan pandagat. At yan po muna ang latest natin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Anna Floren. Magandang hapon po. At sumayin nyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather. Okay, maraming salamat si Anna Claren. Direktamente mula pa rin sa Pag-asa, ang ating kalagayan po ng panahon ngayong araw na ito. Anong lagay ng ating ekonomiya sa araw na ito, Mr. Mayor Monilagan? Sa larangan kaya ng ating paliparan. Yan. Medyo pabababa, pataas. Sabi sa'yo, okay. What comes up, bago mag-COVID, okay. Pataas sila ng pataas. Okay. Pero after 3 months, nag-COVID tayo, pabagsak ng pabagsak sapagkat ang dami. Yung aviation industry natin, Cebu Pacific, Philippine Airlines, Air Asia, no? Bagsak sapagkat karamihan sila, they resorted to layoff o tanggalan ng mga manggagawa. Nakakalungkot. Itong sitwasyon na ito, no? Unahin natin, senyor. Cebu Pacific. Yan. Cebu Pacific. Magkano yan? No? Ilan yan? Nag-layoff sila ng more than 1,000 employees. Nako. Okay? So, ito yun. Parang one quarter ng workforce ng Cebu Pacific. Yung layoff nitong mga employees na ito, drastic measures ito para masiguro yung tinatawag na survival ng airline ng Cebu Pacific. Now, yung nalulungkot man ng management, 25% ng workforce nila, they decided to let go of them. Ang last day po nilo dito, senyor, ay July 20. Wow. Cebu Pacific, no? Isa lamang po ito. Kaya tinatanong mo kami, ano ang sitwasyon ng ekonomiya? Ito maari isa lamang sa sagot. At sabihin natin, negative talaga. Negative, ano? Okay. Hindi lamang ito, ha, senyor, na 1,000. Nung pong April, nung nakapanayam natin si Charo Lugarta, Lagamon, sabi niya mga more than 300 or 400 na laid off na ito. Ito yung mga newly hired workers ng Cebu Pacific. Ang Philippine Airlines, nag-lay off sila. Sila na una, no? Okay, yes. Oo. 300 na mga employees ang nilay off nila. And yung Air Asia will follow around 260 employees. Grabe. Now, ang point of this, no? Kung makikita mo, hindi lang naman dito yung mga airlines natin dito sa Pilipinas, but global airline ito, senyor. Sa bagay, hindi lang naman talaga totoo naman yun. Itanong mo ngayon, senyor, kung magkano ang yung losses. Yung losses natin. Balita ko, doble daw eh. Dumoble daw sa 12 billion. Totoo ba yun? 12 billion ano, pesos? 12 billion. Pesos? 12 billion. Basta 12 billion. Mahina, pesos, senyor. Pesos, ha? Pesos. Sa Pilipinas yan, sa Pilipinas. Pilipinas. Kaya nga pesos lang eh. Oo, 12 billion sa Pilipinas. Oo. Yan ang kanilang this quarter. Kasabay na yung suspension ng mga flights na dahil nga dito sa coronavirus. You mean the first quarter from January to March? Ganun, 12 billion. Oh, 12 billion. And it could be more than that, More than that, Ang global naman, para sa global airline industry, global iba na yan. Matindi na yan. To, senyor. Dollars na yan. Yes. We're talking about dollars. We're speaking of dollars already. Yeah. Something like 4.48 billion. Mantakin mo, $4.48 billion ang global airline industry losses. Sinabayan pa ito ng pagkatalo, pagkalugi, na pagkawala ng trabaho sa turismo. Siyempre, magkasama yan eh. Diba? Airlines, turismo. 548,000 jobs ang nawala sa tourism. And bigat, imagine. Ano? Okay. Now, ano yung mga dahilanan, kadahilanan, senyor? Bakit? Na-lay off. Bakit nang tanggal, napilitan? Number one. Walang biyahe. Ha? Walang biyahe. Walang biyahe talaga. Walang biyahe. Ano gagawin natin? You call natin? It a dramatic reduction. Kaya nga. Oo. In the number of flights. Dahil dun sa... Siyempre, naghigpit yung bawat pamalaan. Sinabi mo pa. Gobyerno. Diba? May mga restrictions, mga regulations on air travel. Hindi ka pwedeng makapasok kapag wala ka naman talagang mga proper documents na kinakailangan. Magpaproseso ka. Mahaba. Yun.
Now, ito naman, wag naman puro tayo negative sapagkat kung maalala mo, merong economic stimulus package, di ba, senyor? Ito, inaprubahan ito ng Congress. 1.3 trillion. Paano isusource ito? Some of the funding, uutangin ng pamahalaan natin. Okay. Okay? Now, kung natalo ito, yung itong kung tawagin natin na Air Carriers Association of the Philippines, katala Cebu Pacific, Philippine Airlines, Air Asia. So, yung 70 billion gagawing assistance sa kanila doon sa transportation sector. Okay. Kasama sila dito. Yeah, okay. Para nang sa ganun, kung gumana ang ekonomiya, yung mga tinanggal senior, they will be also the priority na kailangan ibalik. Yon. Sa nakikita ba natin ngayong pagbabalik ng balik kasi ang ano ngayon, ano? Ang airlines. Balik operation. Yes. Pero sa ganito bang klase ng tinatawag na distancing seats, makaka-recover sila? Hindi. Yun. Naman, hindi. Yun na naman ang malaking katanungan. Kasi nakikita nila, yung seating arrangement, eh medyo may malaking problema para sila makarecover doon sa dating losses nila. Exactly. Yun ang point doon. Diyan lang naman kumikita yung airline, senior, eh. Diba, number one, the number of passengers na hindi naman kailangan overloaded ka sa aeroplano. Number two, pag magbabiyahe ka, magta-travel ka, senior, magbabayad ka rin ng bagahe mo sa aeroplano, lalong-lalo pag overweight ka. Diba? So, diyan, may mga kita diyan. Tapos yung mga itinitindang mga souvenirs, etc. Eh, palibasa ikaw, pag nag-aeroplano ka, senior, palay kang ano eh. Nasaan? Ako, economy lang eh. Di pareho ikaw, tayo. Ikaw, puro ka business. Doble yung iyo eh. Kaya hindi mo maramdaman yun, hindi mo alam yung ganyang proseso. Hindi doble yun, no? At tatlong beses yun. At pag nag-travel ka pa, senior, talagang susunduin ka hanggang sa loob ng aeroplano, nakita ko, hinahatid ka pa eh. Naku, nakita mo yun? Oo. Baka naman hindi ako yun. Ibang klase. Ibang klase. Baka napagkamalan mo lang ako. Kamukha ko lang yun. Kamukha ko lang yun. Anyway, gusto ko makabawi ka. Kasi lahat na lang nireport mo sa akin, puro bumaba. Bumaba? Oh, eto naman ay tumaas. Para naman at least ay sasabihin mo na lang, purong balita nung dalawa, puro na lang bumaba. Bumaba, bumaba. Ang piso, bumaba. Ang remittances, bumaba. Okay. Ano pa? Eh, lahat bumaba. Ang kita natin sa aeroplano, bumaba. Eh, lahat naman ng negosyo, bumaba. Eh. Pero ito ang hindi bumaba, tumaas. Tumaas? Oo. Ang bilang ng mga buntis. At sa Nobyembre, asahan mo na na manganganak na lahat ito dahil sa lockdown. Yan ang report ng Population Commission. Teka muna. Okay, maganda yan. Pero ikakabit ko yan. Alam mo kung bakit kasi? Dagdag na problema yan. Oo, ikakabit ko yan dito. Na-layoff. Na-layoff? Nawala ng trabaho. Tapos? Pag wala kang trabaho, saan ka mag-i-stay? Sa bahay ka lang. Sa bahay lang. Diba? Wala kang gagawin. Meron! Wala kang nang gagawin, hindi ka naman mapapagod, wala kang overtime, wala kang pupuntahan. Eh kasama mo nga asawa mo eh. Hindi nga. Kaya nga, kung wala kang gagawin sa bahay, pagka sa gabi, magpapahinga na kayo pa. Ayun. Medyo relax na relax kayo dyan. Oo, ayan. Oo. Ayan ang nangyari. Alam mo pag kaya na pinag-uusapan, alam mo yung ngiti mo hanggang dito sa tinga oh. Grabe, ipanggita ko talaga sa'yo. Ha? Yung kalakalabit, yung mga, baka ikaw, hindi diba? Kasi, natatakot ako dito eh. 65% ang pregnancy na inaasahan natin sa Nobyembre. Ano ba naman yan? Oo, medyo malaki yan. Malaki-laki. Pero tama nga, yung sinasabi nga dahil natin. Dahil nga doon sa lockdown, ha? Dahil sa lockdown. Kasi nga wala nga gagawin. Diba? Tama ka. Walang overtime, walang pupunta. Yun ang na-produce. Yun ang na-produce? Oo. Diba? Actually, yun ang magandang resulta. Oo, oh, yun lang. Diba? Yun ang kaya naman, parang natatakot din yung mga ibang industriya na kakapusin ng mga kondom. Yun. Di ba may balitang gano'n kakapusin na? Hindi nga eh! Hindi nga kinapos eh! Ha? Hindi nga kinapos eh! Bakit? Ewan ko sa'yo. Alas 4:51 po ating oras kayo na sa programang Teka. Magbabalik po kami. Sadali mo lamang. Magpapaalala mo na kami. Nagbabalik po kami ni Senyor sa programang Teka. Ito pa rin ang inyong kasama mo ni Lagan. At Senyor Ray Pacheco. Hanggang alas 5:30 po kami ng hapon. At syempre, gaya ng ating pinag-uusapan pa rin, nandun pa rin tayo sa mass layoff. Mass layoff. Na yun ang magiging target ngayon. Dito sa, yan ang mangyayari ngayon na inaasahan natin dito sa ating bansa sa industriya ng ating paglipad. Oo. Paglipad. Alam mo, senyor, naisip ko nga, di ba, kausap natin si Congressman na Joey Salceda dito araw, no? Kasi sabi niya,
tinanong natin, almost 8 million, wow. 8 million mga Pilipino ang talagang apektadong nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga industriya. Yan. Okay? And I think the airline industries kasama rito, the aviation industry kasama rito. Malaki kasi. Exactly, senyor. Ito na, tawagin mo na. Nasa linya na ba natin? Yes. Okay, nasa linya na po natin si Attorney Bobby Lim, ang Vice Chairman at Executive Director ng Air Carrier Association o Air Carriers Association of the Philippines. Magandang hapon, Attorney Lim. Ay, magandang hapon, Mayor. Opo, Attorney Bobby Lim. Good afternoon po. Si Ray Pacheco po, Attorney. Opo. Ray, okay. Ray, Kayo po ay nasa... Yeah, Attorney, kayo nasa programang Teka-Teka. Nakakatuwaan kami. Pero malungkot ito nga, no? Pero kahit pa paano, dinidiskasunan, matulungan niyo kami siguro bilang Vice Chairman, Executive Director ng... ACAP, yun, ACAP, no? Yes, yes. Well, tama po ba ito? Ang Cebu Pacific is going to lay off by up to July 20, 1,000 na mga empleyado? Yung apektadong kumpanya, yes, is yung nagbibigay ng services sa kanila. Mapangalan yung A1, no? A1. O ground handling. So, ang Cebu Pacific, part owner nitong kumpanya nito. May kasama silang mga ibang investors. Opo. So, ang pinakamalaki nilang kliyente, sa pagkakaalam ko, ang Cebu Pacific. So, alam naman natin na 2.5 months na huminto ang mga airline operation. Opo. At... ang kabigatan ng ganyang pangyayari, pag wala kang pagkukunan na revenue, pagkatapos may mga fixed cost ka, hindi mo talagang kakayanin yan ng matagalan. Ano? So after 2.5 months, medyo, I suppose, naging business decision yan nila na kailangan nilang magbawas ng tao para ma-save nila yung kabuuan ng kumpanya, no? Yes, yes. Kasi ang problema na hinaharap ng airline is kakaumpisa lang nilang mag-operate ulit, ano? Opo. Ang una nilang nilipad, siyempre, domestic. Yes. At medyo mabagal ang paglawak ng kanilang paglilipad kasi limited lang po. Limitado. Oo, siyempre yung mga ibang LGU, although sabi ng omnibus rules, pag GCQ to GCQ, pwede nang lumipad. Hindi naman natin pwedeng sabihin na yung judgment ng mga governor at mayor tungkol sa kanilang community, ay dapat din natin pakinggan kung sa paniwala nila, gusto nilang protektahan, no? Opo. So, iyon ang ano, kaya iyon ang pangyayari from June 1 hanggang ngayon. Isa pa rin bang factor, Mr. Attorney, isa pa rin ba may tuturing natin factor even though na meron na tayong flights, na kaya lang domestic, yung mga distancing seats na yan, hindi ba malaking epekto rin yan na para baka recover? May epekto yan. Pero sa ngayon, dahil mababa ang pasahero eh. O yun nga po, dahil sa distancing. Hindi naman, hindi sa distancing. Kasi sa loob ng aeroplano, pag maluwag naman yung upuan, ang ginagawa naman ng airlines, kinakalat din yung mga pasahero para magkaroon sila ng separation. Kakahiwalay sila. So hindi nakaka-apekto ngayon yan kasi mababa ang demand for air transport. Okay. Ang karamihan ng tao medyo either ayaw pang lumipad, ayaw mag-travel, at medyo pinag-iisipan muna nila kung lilipad sila at kung kailangan nilang lumipad. Yun ang mga nakaka-apekto. Pangalawa, siyempre madaming documentation na pangangailangan. Ayun. may mga travel pass ka, kuha ka ng health protocol. Naku po. This is the new normal. Isa pang kinakatukutan nila nga na pwede kang lumipad pero baka pagdating mo naman doon sa destination mo, i-quarantine ka.
So, kung may kwa-quarantine ka ng 14 days, di siguro, antayin mo na lang muna, no? Baka next month ka na muna mag-travel. Puro hassle eh. 14, oo, oh, kasi, may kakilala nga ako, umuwi sa probinsya para magpahinga, pero kailangan i-quarantine eh. yun ang pasya ng LGU para, to protect their communities, no? Okay. Oh, yeah, Atty. No, alam mo naman natin, we have to face it. This is part of the new normal. Wala tayo talaga magagawa diyan sapagkat importante din talaga kalusugan din ng ating mga kababayan. Pero given the magnitude of the problem ng mga Air Carriers Association of the Philippines, have we already discussed it with the government na pwedeng anong assistance o ano kaya mga protocols ang pwedeng yanok nila? Kasama ho ba tayo dun sa economic stimulus package na pwedeng, you know, pahiramin o any assistance from the government? Oo, yun, medyo sumulat na kami at nakipag-usap kami sa mga iba-ibang ahensya ng gobyerno para humiling ng tulong. Maaga namin ginawa yan sa mga aming mga pagsusulat. Ang hinihiling na namin is yung unang problema kasi yung liquidity. Okay. Kung wala kang pera, wala kang panggas, talagang maiipit yung operations mo, no? So yun ang hinihiling namin sa gobyerno kasi yung pagkukunan sana namin, yung uutangin namin, meron na kaming yung mga airlines naman, meron silang mga credit lines sa private banks, no? Yes. Tsaka may mga collateral yan. Kaya ang banko naman, palagi ganun eh. Kaya lang, natatakot din yung banko na magpautang kasi dalawang buwan kang walang negosyo. Yes. So, bakit ka magpapautang kung medyo mangangamba ka din, syempre? So, ang sabi namin sa gobyerno, pwede bang magbigay kayo ng credit guarantee? Yun. Sabihin nyo dito sa mga private bank na sagot namin itong mga airline. Pwede naman nilang sabihin magkano. Okay. Yung sabihin nilang 500 million o 800 million o 1 billion, di ba? Kung ano yung gusto nilang pansya nila na kakayanin ng airline, at pwede nilang sabihin o para sa tatlong buwan lang yan, ha? O apat na buwan, di ba? Para hindi naman sila open-ended yung credit guarantee. Yes. So far, wala pa, hindi pa namin nakukuha yung positive reaction. Wala pa. Pero wala pa. Pero so punta naman kami sa Kongreso kasi sila Congressman Tonsena, si Congressman Kimpo. Okay. Sila yung mga nangunguna sa pag-aaral ng stimulus bill, no? Na tinatawag na PESA and now called ARISE. Yung mga branding nila, ARISE, tama 'yon. Muna, Atty. Aray muna. Aray muna. Tapos arise. Parang ano yan, talagang it's a gauntlet, ano ah. Yes, apa. So, well, sa kanilang pag-aaral, may mga industriya or sectors na kailangan talagang tulungan. Kasi this is really the service sector na they employ a lot of people at talagang tinatawag namin ay critically impacted industry. You have transportation, land, sea, and air. You have tourism, you have education. Of course, agriculture and the other sectors. Tungkol sa transportation, yun, inulit-ulit namin sa aviation ang hiling namin na bigyan kami ng credit guarantee. Pero Tony, putulin ko lang po kayo. Putulin ko lang po kayo doon sa credit guarantee, no? Kasi sabi niyo para magkaroon ng credit line. But pwede po ba ito o just for this situation na ang gobyerno mag-guarantee sa isang private corporation? Ganun po ba yun? Is that possible? Possible po ito, no? Especially in an extraordinary situation. There is a crisis of confidence in the environment, in the business. The only party that can break that crisis is the government. And it's not cash naman ang hinihingi. Guarantee para ma-unlock yung paralysis. And ultimately, it is a loan. So it has to be repaid. So iba ito dun sa cash handout na talagang pantawid yan eh, di ba? Yung nung first month, first 2 months, syempre,
talagang malaki ang pangangailangan ng mga iba because wala ng trabaho. Eh, no? Mm-hmm. So we understand that. And syempre yun ang inuna. But at this time, inuulit lang namin yung request namin sa sana matapos na yung kanilang pag-aaral at mapagbigyan kami. So, eh, yung liquidity crisis, yun ang unang problema. Unang aming solusyon. Problema at unang dapat kailangan ng solusyon. Okay, Ms. Attorney, meaning, yung credit guarantee ng gobyerno, dahil nag-start na ho tayo ng, dahil kung tayo dilipad ngayon, lumipad na tayo, di ba? So, yun ang start, yun ang start ng recovery natin. So, yes. So, yung credit guarantee will be a question na ito makakatulong sa atin to sustain. Yung recovery. Yan ang una. Okay. Yung mga pangalawa dyan, yung loans na hihiling namin, no? Siyempre, kung magkakaroon ka ng credit guarantee, meron din loans. Pwedeng loans. Ang government, pwede naman magbigay ng loans directly. Di ba? Meron naman mga government financial institutions dyan. Like the DBP, di ba? Talagang may pondo dyan at pwede magpautang. Para sa critically impacted industries, ano? And then yung pangatlo na takop din nung legislation na arise, yung tinatawag na structural intervention. Ayun. Yung structural intervention, yun ay for longer lasting assistance to critical impacted industries. Pwedeng gamitin yung corporation na sabihin natin yung dating corporation, yung National Development Corporation, no? Yan yung lumang corporation na ginagamit ng gobyerno para mag-invest sa mga ibang industriya. So sabi ng Arise Bill or PESA Bill, for the medium term pwede din magtayo ng kumpanya for National Emergency Recovery Corporation. Ayun. Pero yun, hindi yun solution ngayon kasi itatayo mo pa yung kumpanya. Kailangan yung immediate. Lalagyan mo pa ng pondo, maglalagay tagal ka pa ng tao. Matagal pa yun, di ba? Ang kailangan natin yun ang immediate. Yes, Atty. Yes, yun ang kailangan. Alam natin ho naman, babango naman tayo. No? So the problem is liquidity. When we speak of liquidity, of course, siyempre, pera yan, pondo. Sana naman, no, pagka medyo back to normal, medyo wag na muna sana mag-i-increase ng mga pamasahe, mga airlines natin para mabawi. Ano po? Ganun. Of course, alam natin na mayroon din kayong projection para makabawi ang airline industries. Eh. Magtataas. Ano? Yes. Oho. Yes. Sana tama yun. Kasi right now, ang presyo naman ng airlines, hindi talaga nagbago. Opo. At because we operate on free market, diba? Ang ginagawa ng airlines niyo, gusto nilang the consumers to go back and lumipad kayo, no? Ayan. So, sabi ko nga, tinanong ko nga doon sa mga local carriers na members namin, sabi ko, may mga nagtatanong, babalik pa ba yung piso fare? Ayun. Sabi sa akin, at the right time, yes. Siyempre, if it will encourage people to travel, yes. Pero siguro not now kasi not now. Ang baba ng load eh. Yes. Kung tutuusin mo, siguro nasa 15 to 20% lang ang wow. Mga nalilipad nilang compared sa dati. So, napakaliit ng kanilang napupuntahan. Bihin natin, pag pumunta kang Davao, bukas yung Davao, pero ang sabi ng Davao, bawat airline, once a week lang kayo muna, ha? Ayaw namin ng everyday, ayaw namin na, wag. Nako. Once a week lang kayo. Nako. So, malaking ano yun, no? Malaking restriction yun, di ba? Yes. Na once a week lang kayo. So, naiintindihan natin ang rason, pero ang impact nun, hindi ka talaga maka-build ng momentum, ano? That's it. Oh. 1:6, so, ano? Plus, the people and the passengers are not in a mood to travel now. Yun kasi lahat natatakot, Tony, di ba? Siyempre. Yes. May pangamba. Talaga isang factor yun, yung confident ng passengers na sumakay ulit. Yes. Oo. Naku, anyway. But because of this naman, itong restrictions ito, nakaka-apekto din sa pag transport ng mga OFWs. Kasi kaya madami ding
alam mo, mga 75,000 daw ang uuwi this year. Yes. Aha. Mm-hmm. So, kailangan talagang palawagin natin yung pagbukas ng mga airports at mm-hmm. ng mga probinsya. Kasi kung hindi, maiipit yan pagdating mm-hmm. dito. O hindi, muna natin sila papapusukin. Aha. Eh, problema yun, di ba? Kasi dapo. Ang kailangan lang sila bumalik. At Tony Bang, no? Sagot lahat ng gobyerno yun pagka itinest yun. Yung mga OFW. Pakakainin mo pa yun. Naku po. Ika-quarantine mo yun sa iba-ibang mga areas. So, kailangan magdagdag ng additional airports. Pwede ilipad na doon, di ba? Yes. Eh, additional expenses yan. Oo, pero mabuti na yung natulungan at kesa wala. Uwi na sila. Because they will become productive again. Ayan, yun lang. Yun ang punto doon. Mm-hmm. You know, puntuhan mo ngayon because for them later to be healthy, mm-hmm. they will go out and work again and ayan. Be the heroes of the country producing the vital foreign reserves, mm-hmm. diba? Yung mga remittance mm-hmm. nila. Eh. Uh-huh. So talagang ano lang, it's really ngayon na medyo nagkakaroon ng bottleneck, walang trabaho. Pero we have only the government to break that crisis of confidence. Okay. Mm-hmm. Kaya tiis-tiis muna. Tiis-tiis. Tony, thank you very much for joining us. Okay. Tony, thank you so much. At balitaan niyo po kami pagka medyo okay na yung mga request po ninyo. Bring us the good news. Okay. Thank you very much. Salamat po, Tony. Okay. Okay. Salamat po. Thank you, Mr. Pacheco. Yes, okay. Thank you, Tony. Thank you. Salamat din. Mm-hmm. Si Tony Bobby Lee, mang Vice Chairman and Executive Director ng Air Carriers Association of the Philippines. O, nakikinig sa atin, nakukulitan sa atin to. Si Kuya Ariel Ayalde, ang kulit yung dalawa ni Senyo. Ayun, thank you, Kuya Ariel. Po, maraming salamat. Po. Babalik po kami. Okay, nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng... Teka, bati muna, bati. Narito ang inyong magulong mga kasama, si Moni Lagan. At Senyor Ray Pacheco, bati. Ayan, bati. I stand corrected dito, ha? Si Arlene, sabi niya, si Arlene Silas. Hi, Mayor Mon, June 24, tama, kanina. Mm. Oo. Yung San Juan Day at yung Basaan. Ayun, no. Oh, yun nga, kaya nga sabi ko yata ang birthday ni ano. Thank you, Ardina. Ayun, si paring Obet Clemente, sabi niya, hi pare, Mayamon, good PM, watching from Greenland, phase 1, more power, Obet. Ayan, good afternoon. Saga saan yan, Queensland? Greenland, sa may king pa ito. Ayan. Oh, si Oni Mauricio, magandang hapon, senyor, at sermon. Si Henry Zabala, good afternoon po sa'yo. Good afternoon, Henry, and good afternoon, Onin. Si Marjorie Daniel, sermon, 24 of June pa ang San Juan. Ayan. Okay, thank you for the correction. I stand corrected, Marjorie. And si Annette Alegre D, good Friday afternoon, Senyor Ray Pacheco and Mayor Mon. Magandang hapon sa inyo. Si Julie Bercasio, hello po Mayor and Senyor. Keep safe po and have a good day. From Singapore, si Julia. Singapore, ha? Huh? Si Delia naman, bumabati rin sa atin ng isang magandang hapon and happy weekend. Si Gary Lucero, binabati po kayo mga tagapakinig ninyo dito sa Pateros. Uy, ayan, siya din pala si Gary Lucero. Nauna lang ka. Babasahin ko na siya na si Gary. Nandiyan naman pala sa'yo. Oo, mga taga-Pateros, mabuhay po kayo dyan. Salamat po sa balot! Penoy! Penoy! Diba sa ano? Pateros, mga balot. Oh, meron pa dyan. Si Makoy Bundal ng Rosales, Pangasinan. Ayan. At ang kanyang misis na si Mila Egipto Bundal. Bakit ang pangalan? At ayun pa, si Attorney Nelson Malinaw. Unahan naman na kita. Si Nelson Malinaw, magandang hapon po. Ayan, bumabati sa atin. Si Rick Di Guzman, sabi niya, ayan. Good afternoon mga idol. Sabi ni Rick, Senyor Ray and Mayor Moon, natatawa naman ako sa inyo na inilagay pa si Trillanes alias Sundalong Kanin sa health crisis. Okay. Eh di lalong nagka-leche-leche tayo at problema mga si Dukengkay. dadagdag ka pa at si Rob Redo lalong nagka-heto-heto ano ba naman yan? Oh, si Jay Unicar, nako, nagre-reklamo si Jay Unicar adya sa ano, sa lugar ng Nabotas. Good PM senyor at Mon, Mayor Mon. Grabe traffic sa NX talaga. Oh, kasi 20 Friday. Minutes bago makalabas pa uwi Manila. Ano ba yan? Ngayon eh. Hindi, ano wala. Yan ang new normal. Ha? New normal. Uy, ito mo pala. Parahabol lang. Si Attorney Warren at saka si Raj. Ayan. Uy, Attorney Warren, di Vera? Attorney Warren. Warren. Oo. Attorney, magandang hapon. Thank you for listening and watching. Ayan. Okay. So ngayon, ayun naman, senyor. Update. Sige, mag-update ka. Ito na tayo. Ito na. Go. Ito na ang COVID. Oh. Ang COVID update natin. Total number of cases, 28,000.
para tayong eleksyon, ha? Sige. 459-28459. Ayan. 28,000 na po. 459. Ang recovery ay 7,378. Okay. Ayan. Ang namatay, 1,130. Mm-hmm. Ayan. Kaya sa kabuuan, ang cases reported today, new cases reported today ay umaabot po ng 661. Mm-hmm. Ayan. Ayan. Okay. Yan po ang latest namin para po ngayon sa ating COVID bulletin number 97. Ilan yan? 29,000. Mm. Oh, anong date ngayon? 28,000. 1,450. So, okay. As of June 19. So we still have 11 days to go bago mag June 13. Ayan. So ang projection ng mga 40,000 professors, ang mga scientists doon ay by the end of June, wag naman na sana, no? Hindi naman natin wini-wish yun. Uh-oh. Pinapanalangin yun. Yun ang kanilang projection. Mukhang, ano, the way it goes, no? Mukhang baka tumama doon, no? Baka tumama. Pero wag naman sana. Gusto nga tayo, natin mapawasan pa yung mga biktima. Eh. Okay, oras po natin, alas 5.22 ng hapon. Ito na po ang ating pinag-uusapan. Pinagkikismisan. Pati sa internet, sinusundan. Teka, alamin natin ang trending ngayon. Senyor, maganda tong trending natin ngayon, di ba? No. Naibalik natin tong trending balita. Pero alam mo, ang ganda ng boses nito. Oo nga. Bilib ako dito, sikat na sikat. Mm-hmm. At alam mo, nung bata ito, crush ko to, ang galing. Magaling magsalita, maganda ang boses. At saka kilala, gusto kong acting lalo niyan. Dahil napanood ko yan sa New York. Alam mo naman, sa New York ko napanood yan. Sabi ko na, ibang klase ka talaga. Wow! New York, USA. Ibang klase ka talaga. Doon ko nga una napanood yan. Una, ayoko sana panoorin. Pila, nagtataka ako. Pila, bakit pila? Sabi ko, mga Amerikano nanonood. Pagkakit ko, nagsimula na. Tapos, nang matapos na ang show, yun ang closing curtain, di ba? Initsa ng mga bulaklak pa yan. Oo. Galing, no? Galing talaga. Napakatalino. Galing, no? But anyway, napaiyak niya lang ng mga Amerikano. Oo. Ang trending balita natin ngayon, ito pong isang celebrity singer, hindi po maitago ng celebrity singer na ito. Hindi naman, ayun na, puro naman taguan. Si Lea Salonga, ang kaniyang pagkadismaya sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ganon? Dahil dito, hayaga na ang kaniyang pagmumura sa Facebook. Nagmura? Oo, parang hindi mo maiisip di ba? No? Yung itsura niya na yun, yung ganda niya na yun, yung respect na binibigay sa kanya ng sa bayan ng Pilipino. Ah. Oh, P, .. tapos ina. Oh, hindi naman pala ang hirap. Hindi naman mahalin. Pala hayagan eh. Oo. Kala ko hayagan. Ganun lang, may .. Yes. Ah, hindi niya tinerecho. Oo. Teka, tuloy ko lang. Walang paliwanag ang Broadway diva, pero duda ang mga netizens na may kaugnayan ito sa desisyon ng korte sa cyber libel case ni Maria Ressa, pati na rin sa issue sa anti-terrorism bill. Ayun. Kaya naman nag-post, no? Ang Broadway diva, sabi niya, "Dear Pilipinas, ayan. Tapos asterisk, then ina, ang hirap mong mahalin." Ayun. Bukod dito, umani rin ang iba't ibang reaksyon ng emote niya sa kanyang Twitter account. Sabi niya, "I hate this year! I really, 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 really hate this year!" Yun ang kanyang pagkakasalita? Yes. Talagang parang ano, no? Hindi nabigay. Parang nasa Misaygon, ah. Alam mo, senyor, marami yung naka-relate dito. Parang nasa Misaygon, ah. Bakit ka mo? Eh kasi Tony Award-winning actress ito. Oh, ito. Diba? Tony Award-winning yan. Okay. Hindi biro-biro yung Tony Award-winning yan, ha? Na kinikilala sa buong mundo yan. Eh kasi naman, number one, tingin ko rin, mukhang hindi rin naging maganda yung pasok ng year 2020 para naman sa ating lahat yan. Broadway diva na ito, no? Sa first quarter pa lang ng taon, naganap ang pagsabog ng taal at iba pang kalamidad. Noong Marso rin ipinatupad ang lockdown o community quarantine dahil sa pagkalat ng COVID-19 pandemic, apektado ang kabuhayan ng lahat kasama mga performing artists na katulad ni Broadway diva Lea Salonga. Hindi kaya dahil epekto siya ng yan ba yung epekto ng tinatawag nating quarantine?
Pero di ba nagkaroon ng quarantine sa, ano, di ba? Quarantine na natin, ano to eh? English era to eh. Siguro kung medyo in-English niya pa. Although mas maganda pa siguro, no? Baka tinanggap pa ng tao, no? Pero yung Tagalog na talaga. Ayaw ng Pinoy yan eh. Parang chicharon, parang krope. Pero kung ginawa niya shit yun, baka pwede pa eh. Baka naman nabigla lang. Baka naman naman. Kung minsan ganyan eh, kaya sinasabi ikaw. Dala ng ano, dala ng emosyon. Pagka mainit ang ulo mo, mm-hmm. di ba? You will have second or third or fourth thought na kung ano yung gusto mo sabihin mo sa kagalit mo. Pag-isipin mo muna kasi once na binitawan mo na yung salitang yun, ang hirap mo na bawiin. Napakahirap bawiin. Mm-hmm. At pagkatapos yun, mananatili na yun sa utak ng pinagsabihan mo sa mga tao. Retentive na yun. Nandun sa kanila. Ayun na yun. At mabigat, may conclusive pa yun, di ba? Nasabi na, ako, ganyan pala yan. Hinangaan ko pa naman yan. Yun ang mabigat ngayon dyan. Hindi ko kalain na ganyan pala yan. Kaya ako, pagkagalit na galit na ako sa'yo, pigil na lang ako. Ano ginagawa ko? Kaya pala nagpupunta ka sa CR. CR na lang ako. Nakikita ko nag-CR ka eh. Ganun na lang. Talagang yung pinagagalita ko na lang yung siya. Di bali yun, walang emosyon yun eh. Diba? Pero para sabihin ko sa yun, kailangan kong mag-isip, no? Nang tatlo or apat na beses. Kaya pupunta ka na siya. Kaya sa Bulalas mo rito, ha? Oo, maganda yung strategy mo, Nela. Natuto ako sa'yo dyan. Exactly. Binigyan mo ako ng mga pointers ko, ano gagawin ko pag ako galit na galit. Tatakbo ka agad ako na siya. Bakit? Malapit na. Ito yung sinasabi rin natin dapat, senyor. In our life, dapat we should also learn from our mistakes. Siyempre. Dapat din natututo tayo sa ating mga kamalian. Dahil hindi yung, naman tayo sakdal. Tao, hindi yung puro na lang tayo sorry. Puro na lang tayo sorry. Halimbawa, for example, palaging matrapik. Yeah. Di ba? Kung saan man, sa EDSA, papauwi ka na. Tapos gusto mo nang murahin yung driver. Ay, wag. Bakit yung driver mo murahin mo? Para hindi matuloy yung galit mo sa driver, pakinggan mo yung report sa MMDA Metro Base. Naku, para malaman mo kung ano lagay talaga ng traffic ko. Hindi, tignan natin. Nagmamadali, pero nata-traffic? Teka, traffic report! Okay, tingnan natin ang kalagay ng ating traffic sa mga sandaling ito. Mga uwian na. At mula sa Metro, MMDA Metro Base, kasama natin si Richard Nemi. Richard, buenas tardes. Magandang hapon din po at sa ating mga taga-subaybay. Narito muna yung kalagayan ng ating trapiko sa oras na ito sa kahabaan ng EDSA southbound lane. Patuloy na makakaranas ng mabagal na daloy na sasakyan dyan pa lamang sa bahagi ng Kaingin hanggang makarating kayo sa bahagi ng Muñoz. Mananatili naman tayong maluwag dyan sa may Bansalangin hanggang dito na yan sa may area po ng West Avenue at bahagyang magbabagal approaching naman dyan sa Quezon Avenue flyover, pero maluwag na yan bago sumapit dito sa may area naman po ng Timog. Bahagyang magbabagal naman ulit tayo sa may bahagi ng Kamuning hanggang Cubao at Tuason. Mabagal rin ang daloy na sasakyan dyan naman sa may area po ng Santolan at katamtamang buhos tayo dyan sa may bahagi ng Campo Crame. Sa area naman ng Connecticut, makakaranas na rin po yan ng pagbabagal hanggang dito sa Ortigas, patungo dyan sa area po ng Shaw Boulevard at gayon na rin sa bahagi ng Boni. Luluwag lang yan bago sumapit sa Guadalupe hanggang makarating na sa bahagi ng Buendia at bahagyang magbabagal muli dyan sa Ayala hanggang dito na yan sa may Pasay Road. Maluwag na tayo sa Magallanes hanggang makarating sa bahagi ng Pasay. Samantala, dito sa northbound ng EDSA natin, makakaranas po ng katamtamang daloy na sasakyan bago sumapit sa Magallanes flyover at maluwag ng bahagya dyan sa may Mantrade. Mabagal na ang usad sa Ayala hanggang makarating sa Guadalupe, Show Crossing at dito sa bahagi po ng Ortigas. Maluwag naman tayo dyan sa may Santolan, katamtamang daloy naman sa may Tuason hanggang sa may Cubao at katamtamang daloy sa area po ng Kamyas. Magbabagal muli sa area ng Quezon Avenue flyover patungo dyan sa may bahagi ng Trinoma at bahagyang luluwag dito naman sa may harap ng SM North. Muling makakaranas po tayo ng mabagal na usad pagsapit naman dyan sa may area ng Bansalangin at katamtamang daloy sa area ng Congressional at muling magbabagal yan habang papalapit tayo dyan sa area ng Oliveros. Sa mga dadaan naman sa kahabaan ng C5, asahan nyo na ang mabagal na usad ng sasakyan sa northbound lane po ng Market hanggang Kalayaan at katamtaman hanggang sa may pagbabagal rin dyan sa Ortigas patungo sa bahagi ng Eastwood. Samantala sa southbound naman ng C5, makakaranas ng mabagal na usad dito lamang sa bahagi ng Old Balara at maluwag tayo sa area po ng CP Garcia. Maluwag rin tayo sa Ortigas hanggang makarating dyan sa bahagi ng Bagong Ilog at area po ng Kalayaan. Yan muna ang lagay ng trapiko sa oras na ito mula dito sa MMDA Metro Base, Richard Nemi.
Teka. Topic report. Okay, maraming salamat sa iyo, si Richard Nemi from MMDA Metro Base, for giving us the latest in the traffic. Uy, senyor. Uy. Alas 5:30 na. Aba, oo nga, no. Pero gusto ko ipaalam sa inyo, ha, hanggang Hunyo 25 na po ang pamamahagi ng second tranche ng social amelioration. Ayun. Okay, paalam na tayo. Paalam na. At siyempre, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa amin dyan sa buong daigdig, lahat po ng mga kababayan natin na nandyan at nakantabay pa rin dito at nakatutok sa palatuntunan ito ng Teka-Teka, alas 4:30 na. Kami po naman ay nagsasabing maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Si Señor Pacheco nagsasabing minsan pa ng don't worry. God has always a fulfilling dreams in your heart in the best possible way. Oftentimes, He will allow you to be temporarily disappointed, but never permanently frustrated. All you need is to trust and have faith in Him. In those words, ito po yung Nicole Mon Ilaga. Don't forget, sa lahat ng mga tatay, una na akong babate, Senyor. Happy Father's Day. It's coming Sunday. Mag-ingat po kayo. Bye! Until next week.